Laura Bolada. Nakatira po sa pamintahan barangay sa tabing ilog po. Kaaral po ako sa TN Calaw Memorial School. Nung nakita kitang nakatulog sa simbahan, sa Katedral Lipa, so bakit ka nakatulog nun habang hawak yung libro? Kakalabas ko lang po kasi iskulo ko po sobrang pagod. Kaya po kung nga po sa mama ko ng sampagita upang makapagtinda po. Tapos po pagbabasa po ako nakatulog po. Inabasa mo nun? Yung libro po Tagalog. So nung araw na yun, bakit hindi ka agad nakauwi? Gapang iniantay ko lang po maubos ng sampalita ko. Tapos po iniantay ko rin pong si mama po. Para makauwi? Para po makauwi kami sabay po. Anong gusto mong paglaki mo? Sundalo po. Para? Para po makatulong sa mama mo yan. Po si Jocelyn Juanes. Nakatira sa pamintahan dito sa may tabing ilog ay ang akin pong anak ay si Cedric Rebolado ay nag-aaral po sa kakulangan namin sa bagay sa lahat ng mga pangangailangan na aking anak at ay nahingi ng konting tulong at para na rin po sa aking anak. Ang inaano ko lang po kasi ang uniform po niya ay 3 taon na po niyang suot mula ng kinder, grade 1, grade 2 po. Eh, walang-wala naman dito kami. Kaya po aming inano, pati po ang sapatos niya, ganun din po ilang, 2 taon na rin naman po. Eh, wala naman po kami kakayanan mag-ano, nakitinda lang po kami ng sampagita. Eh, walang-wala rin naman po kami. Ang akin pong anak ay 8. Eh, lahat po yun ay hindi na nakapag-aral. Ang balang mag-aaral na lang pong aking anak ay 1 na lang po. Itong isa na ito, siguro na ito naman po yung masipag mag-aral. Kahit ako naman po, kahit pagkagaling sa school, siya po ay kukuni lang ang sampagita. Tapos habang nagbabasa, nagtitinda siya. Yun ang pinakaan niya sa aming tulong niya. Siya rin naman po may gusto na siya ay magtinda, katwiran niya. Lahat po ng project na kailangan niya, doon niya po kumukuha. Balat pag may project siya, sinasabi niya sa akin, Mama, may bayaran ako. Nagtitinda siya, yung mga kinikita, itinatabi niya, yun ay binabayad niya sa school niya, sa kanyang teacher. Kaya pag may bayaran, hindi siya namang problema. Pati mga project ng kailangan, siya rin po ang na-provide na hindi po ako. Lahat ng kano niya, kaya niya, siya na ang natawa. Siya naman po ay pinag-aaral po na sa simbahan, may natulong po. Ay yung pinakaano lang po tulong sa kanila ay yung kanila po na allowance yung isang araw banking ko ang baon. Pag wala pong pasok, di kinakaltas po. Halimbawa sa isang linggo, 125. Pag halimbawa walang pasok, bawas din po yun. Nagiging halimbawa, kung 3 araw, di 75 lang po. Ganun lang po ang kanyang ano. At yun lang po ang aming hindi nakakaanohan sa ngayon. Tulong-tulong lang kami mag-iingat. Gusto ko po yung ng uniform, tapos po sando, tapos po bag, tapos po ay sapatos. Gapong nasira na po itong sapatos ko, nakangangin na po. Gusto ko pong makatapos ng kulay at saka po makapagtapos po ng pag-aaral. Sana po may nagbigay sa akin po ng color scholarship. Maraming salamat po kay Ate Shalim po at sa lahat po ng tutulong sa akin. Salamat po.
parang